bagong hero today. Ang bagong hero ng ML, ano? Okay. So, salamat kay Teacher Eman. And ako'y inimbita para turuan kayo ngayong araw kung paano ba yung tinatawag nating land preparation and land cultivation. So, samahan nyo ako na magbungkal at paano nga ba yung tinatawag nating pagtatanim o paghahanda ng ating lupa kapag tayo ay magtatanim. Sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayong umaga, at eto na, ako ang inyong makakasama ngayong araw. So dapat alam ninyo, ang una nating layunin, dapat nalalaman natin kung ano-ano ba ang mga gamit o mga tools na kailangan natin kapag tayo ay magbubungkal ng ating lupa o yung tinatawag nating land preparation and land cultivation. Dapat malaman natin yon. At naiisa-isa ang mga bagay na ito o yung mga hand tools na gagamitin ni Teacher Eman. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, hayaan muna natin isa-isahin natin ang mga hand tools na dapat nating dala o meron tayo kapag tayo ay magkukultivate at maglaland preparation ng ating lupa. Ayan, unahin kong ipakilala sa inyo ang... Okay, kilala nyo ba to? Tama. Ang tawag dito guys ay grab hook. Sa Tagalog, ito ay tama na naman. Sa Tagalog, ang tawag dito ay asada or asarol. Next. Kilala nyo ba ang hirong si Franco? Meron din yan ang hero natin na magsasaka. Okay? So, ang tawag dito ay tama, ang galing nyo ha. Ang tawag dito ay pala. So, kailan kaya ito natin gagamitin? Alam nyo ba? What? Tama, kapag tayo magbubungkal ng lupa. So, ang galing nyo doon guys. Ang bibilis nyo sumagot ha. Next na kailangan natin kapag tayo ay nagla-land preparation and land cultivation. So, eto na siya. Ang sunod nating tools ay yan. So, ang tawag natin dito guys ay yun. Ang tawag natin dito ay bolo. Yan. Kapag tayo ay magpuputol ng mga maliliit na sanga ng kahoy at mga matitigas na mga weeds or damo kapag tayo ay magtatabas. Yan. So, yan. Next natin na tools ay ang akin nasa massage. Yun! Kilala nyo ba siya? Kaya nyo bang pangalanan? Yun! Tama kayo! So, combination siya ng hand at ng ating hand cultivator. Ayan, ang galing-galing nyo guys ah. So, ginagamit natin siya kapag tayo ay magkakat-kat ng mga damo. Ano? Kakalay-kayin natin ganon. And, kapag tayo magpupulverize ng ating soil. So, pakita natin kung paano ito ginagamit mamaya. Okay? Next natin, ang isa pa nating tools. Yan! So, ang tawag natin dito guys ay hula nyo. And three. Tama. Ang tawag dito ay hand shovel. O sa Tagalog, ito ay yun, pala-pala. Okay? Kasi siya ay isang maliit na version ng tinatawag nating pala. Okay? So, ngayon, naipakita ko na sa inyo ang gamit ng isang magsasaka kapag tayo ay magla-land preparation and land cultivation. Pero, meron pa ba kayong nakikita o napupuna na dapat meron ng isang magsasaka kapag siya ay magsasaka o tapos kapag siya ay magtatanim? Meron pa ba? Tama. Merong sombrero ang ating magsasaka para protektahan ang ating magsasaka sa init ng sa init ng araw. Next.
Yun! Kita niyo pa to? Tama, ang tawag dito ay hand gloves. So, para yung ating kamay, kapag ay hindi siya masugatan, o hindi siya magkakalyo kahit magsakadapat. Alam niyo naman, makalyo ang kamay niyan. Pero pwede natin protektahan ang ating mga kamay gamit ang gloves. And syempre, yun! Alam niyo naman, si Teacher Emma niyo, maputi yan. Kaya para maingatan ko ang aking balat, yes, nagsuot ako ng mahabang manggas o damit na may mahabang manggas. So, ang tinatawag natin na kamisa di Chino, pero Pilipino. Ayan. Okay. So, simulan na natin ang tinatawag nating land preparation and land cultivation. So, ito. Ito mismo. Yan, 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 yan. Iyan ang lilinisan natin gamit ang grab. So medyo matagal to. So tara, simulan na natin to. Mga bata, tapos na tayong gumamit ng asada at ng ating itak. And nakita nyo naman, tapos na tayong mag-amas. Okay? So, sunod na gagawin natin ay aalamin natin o kukunin natin ang tamang sukat o yung gusto mong haba ng plot na gusto mong pagtaniman. So, ang gagawin natin ngayon ay 1x7. So, isang metro na balagbag at isang 7 metro pahaba. Okay? So 1x7, total of 7 square meter. Ayan. So yun ang gagawin natin yan. Pero bago yan, linisin muna natin yung kalat natin. Okay? At isama na rin natin ang tinatawag nating composting. Okay? So hindi tayo magsusunog ng ating mga ginamas, kundi itatambak natin ito sa isang lugar para magsilbing pataba. Okay? Yun yung tinatawag nating natural cycle ng ating mga halaman. Okay? Simulan na natin. Punpunan natin o naipunan natin yung ating mga ginamas doon sa may saging. Okay? So, darating yung time na mabungay ng malalaki. Okay? Dahil natural and very organic. Wala siyang pataba. And ganyan, nakita natin, madami po siyang malay pa mga damo-damo, mga bata. So, ano kaya ang tools na pwede nating gamitin para maipon natin siya ng mas mabilis at mas epektibo at bawas ang ating effort. Ano kaya ang tools yun? May naisip ba kayo? Kalaykay. Tama. So, asa ba si Mr. Kalaykay natin ngayon? Okay? So, eto siya. Whoop! Yo.
Ayun. So, ang ating kalaykay, madami ng pinagdaanan. So, alam niyo na, kapag may mga ganyan, guys, ano? Mga bata, ano ang tawag? O anong ginawa kaya natin dito? Mm-hmm. Tama. Tayo ay nag-repair ng ating kalaykay. Okay? So, ngayon, pwede na natin siya uling gamitin. And tara, ipunin na natin yung mga natitira pang damo. Nakita niyo ba mga bata? So, ganyan. At ganun kung paano gamitin ang ating kalaykay. So, sana matandaan niyo yan. At magamit niyo din kapag kayo ay mag hahalaman. Okay? Diretso na din. Ating linisan at igayak ang ating pagtataniman. So ngayon mga bata, ilan ba ang gagawin nating sukat ng ating pagtataniman o ng ating plot kung baga. Okay? So sinabi ko kanina, ang gagawin natin ngayon ay 1 by 7 meters. Okay? Pero may nalimutan yata akong isang bagay or tools na pwede nating gamitin kapag tayo ay magsusukat. Tama. Metro ang nalimutan ng ating magsasaka. Okay? Pero huwag kang mabahala mga bata. Dahil alam nyo ba, nung unang panahon, ay wala pang metro nung unang panahon. So, paano nga ba nagsusukat ang ating mga ninuno ng mga magsasaka nung unang panahon? So, ang sabi ng ating mga ninuno at nang pasalinsalin hanggang ngayon, at masasabing epektibo. So, ang tinatawag natin, ang ating katawan ay pwede rin palang maging panukat. Okay? So, sabi nila, kapag inunat mo ang iyong isang kamay hanggang sa gitna ng iyong itim, yun ay tinatawag natin isang metro. Okay? At alam yan ng ating mga lolo at lola. At sabi din nila, ang isang hakbang mo ay pwede rin basihan na ito ay isang metro. Maliban na lang kung maiksi ang hakbang mo. Okay? So, simulan na natin. So, merong kawayan dito si Sir para kunin ang isang metro. Ayan. So, ito na guys. Nasa gitna ng aking isip. So, nandito siya. So, para maputol natin siya, gamitin natin ulit ang maiwagang tools natin ulit. Ating bolo. So, ginagamit din ang bolo kapag tayo ay magpuputol ng maliliit na saka. Pwede rin natin siyang gamitin. Kagaya nito. Okay. Ayan. So, tapos na guys. Ayan na. Puputol natin. Take note mga bata, kapag tayo ay gagamit ng mga matatalas at matatalim na bagay, lagi nating isalang-alang muna ang ating kaligtasan. So, kung hindi mo siya kayang gawin o hindi mo siya kayang gamitin ng solo, magpatulong ka sa mas nakatatanda sa iyo. Okay? So, tingnan natin ulit. Ayan. So, isang metro. Ayan ang sabi ng ating mga lolo at lola maging nung unang panahon na ginagamit nila. Okay? So, isang metro na pabalagbag at isa pitong metro pahaba ang gagawin natin yung sukat ng ating plot. Okay? So, para naman magkaroon ng tanda yung ating sukat, kailangan natin gumamit ng tama. Kailangan natin gumamit ng pang tusok. Okay? Para mamarkahan natin
kung saan nga ba tayo magsisimula at hanggang saan tayo magtatapos sa pagsukat ng ating lupa. Okay? Ito, gagawa tayo ng tulos sa pamamagitan ng ating nakuhang kawayan. Okay? Simulan lang natin. Tapos tayong gumawa ng pantulos natin. Pero kailangan pa rin natin ng PC, mga bata. So, ano nga pa ang PC? So, ang PC natin, o yung tali na gagamitin natin para diretso ang gagawin natin haba ng ating lat. Pero, parang wala yata kayong nakikitang PC na gamit ng ating magsasaka. Yun. Ano kaya ang pwede nating gamitin na pwede nating pambatak para tayo ay magkaroon ng isang tuwid na linya? Dahil sa wala tayong tali, mga bata, may naiisip ba kayo na pwede nating gamitin para magkaroon tayo ng isang tuwid na linya? Tama! Pwede tayong kumuha ng mga bagay na malapit sa ating paligid, kagaya ng aking nakuha ngayon. Kilala niyo ba siya, mga bata? Yan. So, ito ay katawan ng gumagapang na baging. So, napakahaba nito. At syempre, matibay din, mga bata. So, nung unang panahon, ginagamit ng ating mga ninuno ang baging na ganito kapag sila ay magtatali ng kanilang una, mga bangka. Sunod, ang kanilang mga bahay, syempre. At ginagamit din nila ito sa paggawa at pag-repair ng kanilang mga tools. Ayan. So, dahil ngayon, walang tali si Sir Ninyo, nagamitin natin ang bagay na to para magkaroon tayo ng isang tuwid at pantay na linya. Okay? So, dahil kailangan natin ng 7 metro, alam nyo na kung paano magsukat kapag wala kang gamit na metro. Simulan na natin magbilang. So, magpasubra tayo guys para dun sa magsisilbi nating pantalik dun sa ating tulos. So, baliin natin siya. Ganyan. Ngayon, simulan natin magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, and eto na, mga bata. Tapos na natin gawin ang ating tulos at ang ating traditional na PC, mga bata. So, ito ay ginagamit natin kapag tayo ay gagawa ng isang tuwid na linya sa pagsukat ng ating ama, ng ating plat. Okay? So, ngayon, ilalagay na natin para makuha natin kung gano'ng nga pakahaba ang ating gagawing plat. So, ang haba nito, mga bata, ay 7 metro. Ayon sa tradisyonal na pagkuha ng sukat. Okay? Tara, ilagay na natin. Eto na siya ngayon, mga bata. Ayan. Mapansin mo, isa siyang baging na tayo nakagawa ng isang tuwid na linya. Okay? So, ngayon naman, hahanapin natin kung gaano kalapad ang gagawin nating plat. So, ang pinag-usapan natin kanina ay 1 meter by 7 meters. So, okay na. Nakuha na natin ang 7 meters. So, paano naman natin kukunin ang 1 meter? So, kanina, nagsukat tayo ng kawayan ng isang metro. At susukatin na natin siya ngayon na. So, eto siya kanina, mga bata, ang isang metro na ating kawayan. So, ang gagawin natin, lalagyan natin lang siya doon sa pinakampuno ng ating tulos kanina.
And syempre, lalagyan din natin siya ng tulos para makuha natin yung tamang sukat. Halimpag, kung kalmo ng lupa, matanggal man yung ating panukat, may marka pa rin para hindi tayo mawala sa ating sukat. Yan. Yan. Okay na mga bata ang sukat at haba ng ating mga o ng ating garden. Okay? Okay guys, so meron na tayong isang tuwid na linya. Ngayon, sisimulan na natin yung tinatawag nating land cultivation. So magbubungkal na tayo ng ating lupa para makagawa tayo ng sarili nating plot. Okay? So tara, simulan na natin. Okay, so pagsisimula, so gagamit tayo ng ating once again, ang ating shovel para bungkalin natin at makagawa tayo ng plot. So magdudungkal na tayo guys. Okay. Tusok natin guys yung pala and tamakan natin ng ganun forward. Ayan, isertin ng force. Ayan. Tulak pa lang. Na. Magawa na tayo ng linya. So, yung PC natin guys ang nagsisilbing linya para makakreate tayo ng guide. Nagsisilbi siyang guide para makagawa tayo ng isang tuwid na linya. Tapos na natin mga bata doon kali ng ating lupa. So ngayon, dahil malaki pa ang ating lupa, kailangan natin siyang pinuhin. Ano? So kailangan natin gumamit ng another tools para pinuhin ang ating lupa. So pulverizing soil naman tayo. Okay? So gagamit tayo ng tama. Pwede tayong gumamit ng grab hoe. Ayan. So nasa labas si grab natin ay ginagamit guys sa pagdurog, pag-bulverize ng mga lupa, yung mga kagaya niyan. Pag tayo ay nagagawa ng plot, okay? So, tara! Panoorin niyo ako kung paano gamitin itong asada na ito. Kung tinatawag natin grab hoe, okay? Kita niyo ba kung paano ginagamit ang ating grab hoe mga bata? So, ulit-ulitin lang natin and mapipino din natin yan. Okay?
Okay na mga bata, so nabungkal na natin ang ating lupa at kita nyo naman ang kaibahan kanina, ano? So medyo pino na siya. So ang gagawin natin ngayon ay mas pipinuhin pa natin siya gamit ang ating tools na kalaykay. So papakita naman natin ngayon kung paano ginagamit ang kalaykay kapag tayo ay nagpupulverize ng mas maliliit na particles ng ating lupa. So tara! Guys, ang ating kalaykay. So, ipinuhin pa natin siya para mas pinuhin yung ating lupa. So okay na mga bata, nagamit na natin ang ating kalaykay para mas pinuhin pa yung ating lupa. Alam nyo ba na hindi lang yon ang kaya niyang gawin? Pwede rin natin siyang gamitin para pantayin ang ating plot. Okay? So tara, gamitin natin siya. Mga bata. So, tapos na natin ang ating plot. So, pantay na siya. Ayan. And, pwede na natin siyang taniman ng ating gulay na gugustuhin. Okay? So, tara. Tingnan natin na malapitan ang ating ginawang plot sa araw na ito. Mga bata, tapos na natin ang ating aralin ngayong araw na ito. Nasubaybayan nyo ba ako? Kung oo, so dapat alam mo na ngayon kung ano-ano ang mga gamit natin kapag tayo ay magsasagawa ng land preparation and land cultivation. Tara, balikan natin sila at ating isa-isahin. Number one, ito. Tama. Ito pa. Tama na naman. Ito. Very good mga bata. So ngayon, dahil kilala nyo na sila, meron akong papagawa sa inyo. Sa inyong kwaderno, isulat ninyo ang step by step na ginawa ko kanina para inyong matandaan. Para sa paggawa ninyo ng inyong plot, merong kayong babalikan. At kung inyong nalimutan, merong kayong mababalikang kwaderno na inyong pwedeng basahin upang inyong mabalik tanaw ang ating ginawa ngayong araw. So, okay. So, once again, yan ang ating plot. So, magtanim para meron tayong aningin. Okay? So, good job mga bata. And oras na siguro para magpaalam ang inyong hero. Okay? So, goodbye class! Wait a minute!
you.